Mas hihigpitan na raw ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa EDSA para maibsan ang matinding traffic. Simula rin sa Lunes sa C5 na padaraanin ang mga provincial bus tuwing umaga. Umaangal naman ang ilang motorista, hindi ng araw na susolusyonan ang traffic sa C5, tila lalala pa ang problema. May report si Rafi Tima. Hindi lang miminsan naglatag ng solusyon at umaksyon ng mga otoridad, maibsan lang ang tila palala ng palalang trapiko sa EDSA. Ang target ngayon ng ilang ahensya, tanggalin ang mga pasaway sa kalsada. Sa susunod na linggo, maninita na ang LTO ng mga illegal terminal malapit sa EDSA. May nasampulan ng araw sa Guadalupe. Pinasabi na huwag nang mag-terminal doon kasi bangketa yung ginagamit na lang terminal doon. I hope na by Monday, mawawala na yung terminal na yun. Ang mga tauhan naman ng Highway Patrol Group, pupuesto na sa mga bahagi ng EDSA kung saan madalas mag-bumper-to-bumper ang mga sasakyan, tulad ng sa Balintawak Market. Kaya ang mga truck na nagahakot at nagbabagsak ng gulay, ngayon pa lang, nag-aalala na. Wala tayong magagawa, di maghahanap ng ibang way para makapagsakay dito. Kung dilinisin to, madadamay talaga hanap buhay na. Ang ano ko lang, sana bigyan sila ng espasyo na meron kami makargahan na gulay. Tulungan natin ang HPG, tulungan natin ang LTO, LTFRB, buses, yellow lane. Simula rin sa Lunes, sa C5 at hindi na sa EDSA padadaanin ang 135 provincial buses. Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, bawal sila sa EDSA. Reklamo ng maraming motorista, inayos nga ang pagsisikip sa EDSA, pero inilipat naman sa C5 ang problema. Hindi malaking problema. Kung EDSA lang ang babantayan nila, paano itong C5? Dito, tulad yan, kayina, Marikina na ako galing. Kaya na pa ako umalis doon ng alas 8 hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Rush hour kanina umaga, tukod ang C5 mula CP Garcia hanggang Katipunan Flyover. Wala ring galawan mula Santolan paliko ng C5, maging sa tapat ng Eastwood at sa Bagong Ilog Flyover sa Pasig hanggang sa Kalayaan sa Makati. Lalong lumala ang sitwasyon nang magtapos ang truck ban pagdating ng alas 10 ng umaga. Sa C5 kasi dumadaan ang mga truck mula sa North Luzon Expressway patungong South Luzon Expressway. Nakikipagsabayan sila sa maraming motorista na sa C5 lang pwedeng dumaan patungo sa kanilang destinasyon. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, wala nang ipinag-iba sa EDSA ang lagay ng trapiko sa ilang choke points ng C5. Ayun pa lang traffic dahil sa trucks, baka madagdagan pa. Wala po kayong rerouting na sariling plano ninyo kung halimbawa't magkaganon? Baka subukan ho sa EDSA, baka mas lumuwag. Pagtitiyak naman ng mga otoridad. So yung dadaanan po nitong mga bus na ito, yung truck lanes, wala pa naman hong truck at that time. No? So at 135 buses, we do not expect na hopefully hindi naman ho bumara yung C. Rafi Tima, GMA News.